What's up mga kasushi? Ito na lang po tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ang inyong pong lingkod, si Sushi by George. Salamat po sa pagdalaw sa channel natin. Ang tabayanan nyo po, ang menu po natin ngayon is Saba Mackerel. I-demonstrate natin kung paano ito i-cured. At saka i-press salmon po ang menu po natin ngayon. Pero ang mauna po ngayon is gagawin natin tong saba. I-cured natin, then ipipress. So, ang mauna is lilinisan natin. Ito po yung nabili ko na pilina, pero kailangan pa rin i-ano natin, i-debone natin. At saka, salt. Ito po yun, pangunahin kailangan natin, salt. At saka, vinegar. Ito po yun. So, ang tabayanan nyo mga kasushi, ipipilina natin to at saka i-cured. So, tara po. Magsisimula na po tayo. I-debone po natin. Ganyan lang po. Ang mackerel po kasi malansa. So, kailangan ng maingat na pag ano dito, kung hindi ka marunong, talagang malansa ito. Ganyan lang po siya. Tanggalin natin yung sa may pitukan niya. Sa asin ito bababat natin mga 30 minutes para matanggal yung moist niya sa yung lansa sa katawan niya. Ito po eh, mayroong buto dito sa gitna hanggang dito, yan po makakapanyo. Tanggalin nyo lang po yan. Pero yung mga buo po, mayroon din po yung mga buo na. Pero ito po yung nabili natin. May ano na siya. Nabili na siya. Pero kailangan pa rin dibon. Yan lang po pag tanggal ng inik niya. Ganun nyo po yun, mararamdaman nyo. Parang sa salmon din. Hanggang dito yung buto niya. Dito po. Yan lang po. Para pag-press po natin ito. Tsaka daan-daan lang po ang paghawak dito sa mackerel na po kasi masyadong ano yung laman niya. Masarap po ito sa sushi pero mas masarap sa sashimi. Ito yung buto niya, nasa gitna lang ang buto niya. Kapayin yung ganyan, makakapahan nyo siya. Dapat may tweezer kayong ganito malaki. Ito po yung ano natin, mackerel natin. Ayan na po. So ibababad po natin ng asin. Yan po yung laman niya. Bubabad po natin yan ng asin ng 30 minutes para magano yung lansa at saka yung moist. So takpan po natin yan. Ilagay po sa fridge yan. After 30 minutes, gasan po natin. So yan po. See you in 30 minutes. So, hangain na po natin ngayon. Hugasan po natin ngayon yan. Tignan nyo yung moist niya. Lumabas na, yung basak. Hugasan natin ng cold water, then sa suka naman. So, hugasan na po natin ng yung asin. Lagay po natin to. Ida-dry muna natin bago natin ibabad sa ano. Tanggalin natin yung tubig para maganda yung pagka-cured niya. Yan lang po, huwag nyo masyadong pisilin. Maisok lang nga yung, tingnan nyo, nag-iba na yung kulay niya kung nababad sa asin. Yan po. Then ibababad po natin yan sa suka.
ulit. Kasi malansa po itong ano na to pag hindi mo ginawa yung cured na ganito. Ganyan lang po. Hanggang ano yung malagpasan mo yung isda para maganda yung cured niya. Suka. Takpan po natin ito mga kasushi 30 minutes ulit para maganda. Sundan nyo lang po yung procedure natin pag gusto yung gumawa ng saba, sushi or sashimi. Ganito po yung procedure niya. Cured natin ng ano, lagyan natin ng tissue para maganda yung pagkaano sa taas, para pati yung sa ibabaw niya maano pasok niya. Sarap po ito. So see you in 30 minutes again. So ito na po yung ano natin, saba mackerel natin. Na-cured na natin to. Ugasan ulit natin ng tubig. So ito na po yung ano natin, yung mackerel natin. Ugasan po natin ito ng isusok natin sa towel bago ano. So naugasan ko na po ng malamig na tubig yan. Ang ganda po ng ano niya, karne na niya, yung laman. So isusok lang natin yung tubig. Gento. Ganyan lang po ang pag-cure. So wow. Ayan po siya, para matanggal yung tubig niya. So okay na po yan, na-try na natin. Kailangan maano yung tubig. So ito na po yung ano natin, mackerel natin. So ready to ano na sa press. So antabayanan nyo po, magpe-press na po tayo. So bago natin po i-press ito, tanggalin mo muna natin ang balat. Ganito lang po ang pagtanggal ng balat niya. Ayan po. Usa po siyang natatanggal. Ayan po. Pag naibabad sa suka. Ayan. Lang po. Dali. So ayan na po yung ano natin. Mackerel. So ready to press na po yan. Bago natin i-press, nalinisan na natin. So prepare na natin yung para sa press. Tara po. So mga ka-sushi, so na-prepare na po natin lahat. Magtitimpla muna tayo ng sushi. So ito yung mga kakailanganin natin sa press. Ito po yung masago, fish egg, mayonnaise, Japanese mayo, cilantro. Ito po yung ilalagay natin sa loob para hindi masyadong malansayan. At saka sa ibabaw niya, ito yun at saka yan. Ito po yung ano natin, ang ganda. Ganda ng ano niya. Kasi kanina brownish siya, ngayon na-cured na siya, kulay puti na siya. Ng suka, yan po. Ito po yung mackerel. Ito po yung sa may ano niya. Ayan po. Sarap po yan na pang sushi. Pero mas prepared natin, press. Pipress po natin yan. Sa susunod na episode, sashimi at saka sushi ang gagawin natin. So ito muna. Ito po yung saba mackerel. Ito po yung tsura niya. Nabibili sa mga Chinese store. Ayan po. Kung gusto nyong ano. Sundin lang po yung process na ginawa natin. Kung gusto nyo na sushi, yun po.
pero ipipress natin. Pwede rin pong i-roll ito, maki-roll. So, magtimpla muna tayo ng rice, mga ka-sushi. So, approximately 6 cups ang sushi rice natin po. At saka, sushi vinegar na 1/2 cup na sushi vinegar. So, ganyan lang po. Haluin maigi hanggang may blend yung rice. Sa mga baguhan po sa channel natin, ayan po, ganyan lang po ang pag-timpla. Then, tatakpan po natin ng towel ito para hindi siya lumamig. Mag-warm lang siya, mas maganda. Ganyan lang po. So, magpe-press na po tayo. Ito po yung press natin. I-prepare na po natin. So, ito na po yung mackerel natin. Latag lang po ng ganyan. So, ganyan po ang paglatag niyan. Ganyan. So, ang gagawin natin, lalagyan po natin ito ng masago. Ganyan po. Para mas lalong lumasa. At igilid. Siguradong ano. Then parsley po sa gitna lang, konti lang para hindi matapang, hindi mag-overpower yung mackerel natin. Ganyan lang po. Optional po yan, kung gusto nyo ng plain huwag nyo nang lagyan, pero mas masarap po kasi flavor niyan. So lagyan po ng rice, ganyan lang po. Masyadong maraming rice para mas masarap. So i-fold natin, ganyan lang po, kasi yung iba hindi nilalagyan ng plastic, pero tayo lalagyan natin para mas malinis yung press natin. Lagyan nyo ng force na ganyan lang po siya. Parang lang. Ganyan ang voice mo. Ganyan siya. Oh. See? Ayan po. So malinis ang ano, pag may plastic, mas madaling ano. Ganyan po siya. Iban nyo lang po yung paglagay. Ganyan. Then masago. Even din yan. Then parsley. Then, then rice po. Lagay natin po yung rice. Huwag masyadong maraming rice. Konti lang. Katamtaman lang. Ganyan lang kakapal. Huwag nyo siyang ipipress na gaganon. Alalayan nyo lang paglagay. Ganyan lang po siya. Para pag-press mo siya, ibig siya. Takpan na natin. Ganyan lang po siya. Lagay yung press natin. Lagyan mo ng force. Konti. Voila! Ganda! Ayan po. Takna po natin. Siguro din basang kutsilyo. At saka matalim. Lang po. Wow! Ayan po siya.
araw. Bango. Sarap po itong makaroon na ito. Malansa siya pag hindi mo alam ang ano mo. Pero pag ganun ang ginawa mo sa process natin, parang wala lang. So, i-blanch lang po natin ng ano to? Torts. Para yung skin niya is mag ano masunog konti. Kaya maganda yung press, madaling gawin kesa roll. Marami siyang nagagawa. Kung ano nang nagagawa mo sa roll, nagagawa mo sa press. Masyadong ano lang yung mayonnaise niya sa yung skin ng mackerel. Ayan o, tignan nyo po yung skin ng mackerel. Ito po yun, ang ganda, ang bango. Wow, ibang mo yung skin niya, ang ganda. Ipon natin ng unagi sauce. Unagi sauce lang ilalagay natin dito. Higher the thinner, sideways lagi. Yun yan po siya. Wow! Then, spring onion. Gagawin niyo po. Lagyan po natin ng sriracha. Natin press mackerel, Sabah mackerel. Ayan na po. Wow, beauty, ang galing. Ayan po, simple lang ang paggawa. Ayan po siya, aburi. I-klase din dito ng aburi press, kagaya nung last na episode na ginawa natin yung smoked salmon. Ito naman is saba. So, maganda siya. Pero magkaiba ang ano niya, process niyang dalawa. So, ito, ang mackerel na saba mackerel is malansa po talaga yon pag hindi mo prinasis ng maigi na isda. Yan po ang pinakamalansang isda. So, ganun po yung pag-process natin. Sundan niyo lang po yon. Ito na po. So maraming salamat po pag nakaabot kayo sa portion na to. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo.
pindutin nyo na lang po yung bell button natin dito at saka subscribe button para updated lagi kayo sa videong i-upload natin. At saka sundan nyo na rin po ako doon sa Facebook page at saka Instagram. Maraming salamat po. If you like this video, please hit like and comment down below. So maraming salamat po. Ito na po siya. At saka maraming maraming salamat sa mga views. Shout out po sa inyong lahat. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Sige po. Ayan po. So testing time na po. Po yung laman niya. Mataral. Sarap ng makaron. Grabe. Sarap ng paka. Grabe. Yung pag-cure niya, sakto. So maraming salamat mga kasushi pag nakabot kayo sa portion na ito. Hanggang sa muli mga kasushi. See you in next video. Bye.